So ayan, tapos na po ang ating malunggay. So tatakpan po natin to. Pwede niyo pong takpan ng tela, cotton po. Pwede niyo pong takpan ng papel. Pwede niyo pong takpan ng pantakip po niya talaga, no? At ipe-ferment niyo po siya ng 7 days. So after 7 days, pipigain niyo po siya. Kokolektahin niyo po yung pinaka katas po niya. Pag nakolekta niyo na po yung katas po niya, at yun po, ilalagay po natin siya sa isang lalagyan, kaya kahit dito, yun po ibibigay po natin sa mga alaga natin, no? Mostly isang kutsara sa isang litro, pero mas maganda, mas marami. So sabihin natin kung isang kutsara ay 5 ml, 10 ml, mga ganun po. So pwede na rin po yun, no po, sa isang litro ng tubig. So ibig sabihin, kung sa isang kutsara lang ng ganito, ng fermented malunggay, so mukhang tatagal na po ito, no, sa kalamin na ito. So nagbukod po ako ng gagawin ko pong para mapakita ko po sa inyo ginagawa ko po dito na tsa. Ayan, lalagay lang po natin siya. Same time, kakatasan po natin siya, no? Ayan. Tapos, hinahaluan ko rin siya ng dahon ng guyabano. So, samahan niyo po akong kumuha ng dahon ng guyabano, tsaka dahon ng tarragon. Hello. So, pipili tayo ng mura. Medyo ilang piraso lang. Tapos kukuha tayo ng tarragon. So itong tarragon tayo magbibigay ng aroma. So may bagong tanim ako ng tarragon. Ayan. Hindi ko putol. Ayan. So hinap na to para magbigay siya ng aroma, ng sarap, ng lasa. So ayun yung mga tiyanin ko, pinrasis ko sa manure, no, sa tayo ng baboy. So ayan, medyo wala kasi akong ayan, dami pa yan. Sa plastic ko lang siya nilagay, no, parang for one. Ayan. Alright. So, tingnan po natin. Balik po tayo. Hugasan po natin. Pwede nyo hiwa-hiwa yan. Pwede nyo pong blender, no? Oh, yung kulay green na. Wow! Lalagyan natin to. Tsaka yung tarragon. Alright! Wow! So, malunggay. Dahon ng
Kuya Bano. Ayan lang po ang iniinom ko araw-araw dito sa Lavin's Farm. Ang bango po, no? Yung bango po nun is yung sa Tarragon. Yan, siguro mga 10 to 15 minutes. Pwede na po siya. So, nagkukulay green na po, no? Nagkukulay green na po yung tubig niya. So, meaning to say, kumakatas na po siya. Pwede niyo po. Yan. So, gumagawa po tayo ng pinakatsaa po niya, no? Yan. Kukolektahin mo natin. So, yan lang po yung libre na po ako sa kape. So, sa mga hindi po mahilig sa tsaa, no? Pwede nyo po rin matikman po to. So, bali ang gagawin nyo lang po, pagka lagay nyo po sa cup, lagay nyo po ng kape. No? Yan. Pagka nilagay nyo na po siya ng kape, pagka nilagay nyo na po siya ng kape, mawala na po yung lasa o yung ayaw ninyo na lasa ng tea. So, meron na tayong magaling sa Malunggay, Tarragon, at sa dahon ng Guayabano. Yan. So, kung gusto nyo lagyan ng honey, pwede nyo po lagyan ng honey. Ilagyan po siya ng konting asukal. Nagawa na po kayo ng fermented plant juice. Meron na rin po kayong tinatawag na grabe. Hindi mababayaran sarap. Meron na rin po kayong tea, no? Pag naglalaro ko kami basketball, yung mga ka-teammate ko po, ang baon, Gatorade, ang baon ko po. So, maraming po salamat. Muli po, nagpapasalamat po uli ako sa inyo sa tiyagang panonood po ng video pong ito. At muli po, sa susunod po ng video, abangan nyo po. So, maraming po salamat. Thank you for watching sa Lavin's Farm po. Yeah.